apat na gawain at ugali na hindi dapat gawin sa farm upang hindi mag-fail. Magandang araw po. Marami sa mga gusto mag-farming o sa mga nagsisimula mag-farming, tinitingnan lang nila kung ano yung mga output dun sa mga nakikita nilang farm. Kaya doon lang din nila nakuha yung idea para mag-farming. Dahil nakikita nila dun sa kanilang mga kapitbahay na yung mga alaga nila, yung mga tanim nila, ay nakakabenta sila at kumikita sila doon. At kung saan, minsan doon na nila kinukuha yung mga panggastos nila sa bahay at nakakabili pa sila ng mga gusto nilang bilhin na mga gamit. Kaya yun yung minsan na nagtulak sa atin, nasubukan din yung mga ginagawa nila. Kung saan lihid sa ating kalaman, di natin alam na meron din pala silang disiplina na in-apply sa kanilang sarili upang makamit nila yung kanilang nakakamtan ngayon mula doon sa kanilang pagpa-farming. Actually, itong apat na mga gawain o mga ugali na dapat nating i-apply sa ating sarili na nailista ko ay mga basic pa lang ito. Usual na alam na rin natin ito lahat, pero dito binabanggit ko lang para dagdag na rin na bilang eye-opener sa atin, lalong-lalo na doon sa mga magsisimula pa lang mag-farming. Number one sa hindi dapat natin gawin upang hindi tayo mag-fail sa farming ay itong pagsisimula ng walang kaalaman sa napili nating alagaang hayop o sa napili nating itanim na halaman. Isa ito sa pinaka-importanting bagay na dapat nating alam bago tayo maggawa o magsimula sa farming. Dahil dito talaga kung ginagaya lang natin yung kapitbahay natin, yung nakikita natin ang hindi tayo nagtatanong kung paano niya ginagawa yung kanyang pagtatanim ng halaman o pag-aalaga ng hayop, maaaring mahirapan talaga tayo na maging successful dun sa ating ginagawa. Kaya kailangan dito dapat may kaalaman din tayo bago tayo magsimula. Dapat more on research tayo, panoorin natin kung paano alagaan yung hayop na ating napiling alagaan o yung pananim na napili natin, alamin natin kung paano ito inaalagaan at ano yung mga step by step na dapat nating malaman, kung ano yung mga kailangan pa nating malaman tungkol dun sa ating alagaan na bagay. O katulad lang din ito ng pag nagtrabaho ka sa simula, trainee ka. So inaalam mo muna kung ano yung mga step by step na proseso dun sa office, tapos dahan-dahan kang matututo ngayon dun sa binibigay sa'yo na task. Yun din yung i-apply natin sa farming. Dapat parang tingnan muna natin ang ting sarili sa simula na trainee tayo. At kung mayroon tayong gagawin ay dapat pagsikapan muna nating matutunan o malalaman lahat ng dapat nating malaman tungkol dun sa isimula natin. Dahil yung kaalaman ang pinakaunang step na dapat nating malaman o dapat na investment natin sa ating sarili para mapagtagumpayan natin yung mga gusto nating gawin. Kahit hindi tayo yung mag-alaga mismo dun sa hayop, kung halimbawa nasa abroad tayo, nasa malayong lugar tayo at kukuha tayo ng caretaker, bukod sa kaalaman na dapat meron ng caretaker, dapat tayo mismo na may-ari ng farm o may-ari ng mga alagang hayop ay dapat alam din natin kung paano alagaan at paano ang mga gamutan o ano ang dapat gawin kapag nagkasakit yung ating alagang hayop, ano yung dapat ipakain, kailan dapat sila pakainin. Katulad ng pagkakambing, minsan akala natin yung pagkakambing simple lang, may kambing ka lang, may damo ka lang, okay na, pwede mo na silang hayaan doon. So dito sa pagkakambing, meron din tayong dapat malaman dito, katulad ng halimbawa, pag may kambingan tayo, kailangan meron tayong isang pabahay ng kambing. Kahit yung mga simpleng pabahay lang, importante may sisilungan yung kambing dahil hindi naman ito tulad ng baka at kalabaw na matitibay laban sa mga lamig sa ulan. Itong kambing mahina ito sa ulan. At ang sakit na madalas nangyayari sa kambing itong pneumonia tsaka mga bulate na nakukuha rin lalo o mas marami kapag katag-ulan. So yun yung isa sa example natin doon sa pagkakambing. Bukod sa pagkakambing, sa mga baboy, sa manok, may iba-ibang aplikasyon din para magkaroon o maging successful tayo doon sa ating mga pagbababuyan at pagmamanukan. Ganon din doon sa paghahalamanan. Meron ding step-by-step na proseso kung paano dapat yung pag-ready ng ating taniman, kung paano dapat sila palakihin, anong abono ang dapat i-apply, at kung paano natin sila dapat arugain. So hindi naman basta lang na tulad ng mga nakikita natin sa farm na namumunga yung mga halaman nila, nakikita natin ang dami ng harvest nila. Hindi yan bastang tinanim lang nila dyan at namunga na agad, marami pa rin silang ginagawa dyan. Lalo na kung maramihan na yan, kung maraming halaman, yung iba para makamtan nila yung maraming harvest at kunti yung masira na mga bunga ng kanilang halaman, ginagamitan nila ito ng pesticide, insecticide. So depende rin sa pagpapalaki. Kung tayo naman ay nag-aalaga ng mga halaman in organic way, so gagamit din tayo ng mga organic na mga panlaban doon sa mga peste, pantanggal ng mga insekto. So marami tayong dapat malaman doon sa mga gagawin natin sa farming. Kaya kasama sa investment natin para mapagtagumpayan natin yung farming ay itong kaalaman.
Kung may mga seminars na libre, pwede rin tayong sumali dito. O kaya kung meron tayong mapapanood na videos na tingin natin ay makakatulong dun sa napili nating alagaan sa farm o napili nating itanim dun sa ating mga farm, bigyan natin ito ng oras o panahon para siguradong maladagdagan yung knowledge natin doon sa ating napili na alagaan o itanim. Dito sa aking channel, may ilan na rin akong mga na-upload tungkol doon sa pag-aalaga ng mga hayop, mga idea na pwede nating i-apply doon sa ating mga farm. Pwede nyo rin itong balikan. I-click nyo lang itong Farming Business ATBP, tapos click videos at piliin nyo lang doon yung gusto nyong panuoring video. Pero karamihan doon sa mga videos nating nauna ay mga idea lang din na pwede nating makuha o pwede nating i-apply doon sa ating farm. Mas best pa rin kung meron tayong masalihan ng mga seminars. Dahil doon sa seminar, yun talaga yung mga eksperto na mga doktor, mga veterinaryo, sila yung mga pwede nating matatanong direkta at masasagot tayo ng direkta tungkol doon sa kanilang tinuturo dahil talagang sila yung mga eksperto pagdating doon sa mga farming. Ngayon, proceed naman tayo dito sa number 2, itong pagmamadali. So, yung pagmamadali ay isa rin sa may malaking epekto rin doon sa pagsisimula natin. Dahil kung nagmamadali tayo at kulang pa tayo sa sources, kulang pa tayo sa mga gamit, pupwedeng malugi rin. Halimbawa, bumili tayo ng 1,000 chicks na kung saan meron naman tayong budget na pambili ng chicks, pero hindi naman natin na-estimate yung pangailangan ng 1,000 chicks kung gaano pa kalaki yung kailangan nating budget para naman dun sa kanilang patuka hanggang sa maibenta na natin sila. Kaya habang nasa kalagitnaan at ginapos tayo sa budget, so maaaring hindi na natin maibigay yung sapat na pagkain para dun sa ating mga sisiw. At doon, posibleng mamatay, magkasakit yung sisiw, dahil hindi pa naman natin sila may benta bilang karne dahil kulang pa sila sa edad o hindi pa sila pwedeng karnehin. Kaya doon pa lang, pwede talagang malugi na tayo doon at mag-fail na tayo doon sa ating nasimulan na agribusiness. Number 3 naman, same lang halos ito sa number 2, yung pagmamadali. Itong number 3, ito yung padalos-dalos sa mga desisyon. Actually, ito rin yung ugali ko minsan na padalos-dalos kapag meron ako naisip, gusto ko nang gawin agad. Kung baga, nung nalaman ko na merong available dito na baboy, kahit wala pa sa plano ko na mag-alaga ng baboy, gusto ko na agad na bumili o kumuha ng baboy. So parang wala siya dun sa plano na bibili ako ng baboy. Dahil halimbawa, yung baboy na binibenta ay large white. Hindi ko pa masyadong naiisip kung large white ba o native ba yung alagaan kong baboy. Pero may large white, so binili ko na agad kasi nalaman ko may available na large white na binibenta dun sa kapitbahay namin. Tapos, nung sumunod na araw, nalaman ko na meron din palang large white na binibenta doon sa kabilang barangay na mas mura kaysa doon sa nauna kong binili. Mas mura ito ng kalahati. So, halimbawa, nabili ko ng 5,000 yung sa malapit sa amin. Tapos, doon sa isang nagbibenta ay 2,500 lang kung saan pareho lang din naman yung lahi nila kasing laki lang din at kasing ganda lang din ang biik. So, doon pa lang, talagang manghihinayang na ako kasi dito sa large white, lalo na kung maramihan yung bibiling ko, yung bawat presyo o yung bawat discount na makukuha ko, napakalaking bagay na sa akin yon. So ayun, isa yun sa example na pwedeng mangyari kapag tayo padalos-dalos. Kaya maganda talaga na huwag tayong direkta na padalos-dalos kung anong meron. Agad-agad kukunin natin. Pag-isipan natin maigi, research muna natin, alamin muna natin yung availability dun sa paligid natin. Kung baga, mag-canvas muna tayo kung saan tayo makakuha ng quality at maganda o mas mura na pwede natin makuhang alagaan nating livestock o kaya'y binhi na pananim natin kung halaman man yung mapili nating alagaan doon sa ating farm. Kaya pinaka the best pa rin kung meron tayong planning doon sa ating gagawing farming. Number 4 naman sa ugali na hindi natin dapat i-apply sa farming o pang hindi tayo mag-fail ay itong pagiging pikunin. So aanin natin kung marami na tayong mga produce, marami na tayong product, kung pikunin naman tayo. So dito, i-improve din natin yung sarili natin dahil kailangan magaling din tayo makipag-usap sa customer, sa client. Huwag tayong mapikun o magalit agad dahil minsan may mga clients talaga na iba-iba ang ugali. Minsan nilalait nila yung product natin para makuha nila ng mas mura. Huwag tayong magalit dahil yun ay part din naman sa ating business sa pagiging farming. So paano na maging happy ang farming kung mapipikon tayo agad? Huwag na lang nating pansinin yung mga ganong klaseng customer kung hindi naman natin kayang ibigay yung gusto niya. O kaya ay huwag na lang nating i-entertain. Bukod dun, kapag yumaman ka na sa farming, sayang naman yung yaman mo kung ipapatol mo lang sa isang tao at masisira yung iyong kinabukasan dahil napikon ka. Yung mga naririnig lang natin na mga negativity doon sa mga customer, sa mga clients, gawin lang nating learnings ito para mas mapa-improve pa natin yung mga produkto natin. Dahil mas marami ang higit na natutuwa doon sa mga produkto natin kaysa doon sa mga nagre-reklamo. Parang katulad lang din yun dito sa vlogging na minsan marami ang natutuwa pero may ilan din na nagko-comment ng masakit, ng masama. Kaya yung mga ganun ay huwag na lang nating entertain. Ituloy lang natin na pagbigay o pag-share ng passion natin para mas makakatulong ba tayo ng mas marami pang mga tao.
Kung meron tayong 80,000 viewers at 10 dyan ang nagre-reklamo o nang babash at nagsasalita ng mga masasakit, paano naman yung 79,990 na mga kumukuha o kumakalap ng mga ideas dun sa ating mga sinishare? So, ganun din yung farming. Mag-focus tayo dun sa mga positive na mga tao, dun sa mga positive nating mga customers, dahil sila yung magpapaunlad sa ating passion o sa mga negosyo natin dun sa farm. Pero yung mga criticisms, gamitin lang din natin ito bilang learnings at dagdag lang din sa idea natin kung paano pa natin mapa-improve lalo yung ating pagsasaka. So yun lang po ang mga nabanggit natin dito na hindi natin dapat gawin dun sa farm upang hindi tayo mag-fail ay itong number 1, pagsisimula ng walang kaalaman dito sa pag-aalaga ng hayop o pagtatanim ng mga halaman. Number 2, itong pagmamadali. Number 3, padalos-dalos ng mga desisyon. Number 4, pagiging pigunin. So ayun, maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong panonood dito sa ating channel. Sana'y nakapulot kayo ng kahit kunting idea lang. Kahit basic man lang itong ating mga nabanggit, sana'y nadagdagan o naging eye-opener ito sa inyo upang mas mapapa-improve nyo palalo yung inyong mga farming, at sa mga magsisimula sa farming ay magkakaroon ng dagdag idea kung paano nila simulan yung kanilang pinaplanong gawin na farming. Maraming salamat po sa inyong lahat. Please like our video, at sa mga bago lang dito sa ating channel, please click subscribe, click the bell button at piliin nyo yung all para maging notified kayo kapag may bago kaming i-upload. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat.